Alright, napakalaki na ng binabaan ng Bitcoin ngayon. As of now, ay nasa 2.2 million na lamang ito. Ayan, kung mapapansin nyo, ay nakapula ang mag-graph ng cryptocurrencies ngayon. Mostly ay madugo ang mga graph ng cryptocurrency market. Ang laki ng ibinaba nilang ngayon. Ang paborito kong Binance, as of now, ay 20K na lang ito. Pero hindi tayo mag-trading dito sa video na ito. Ang gagawin natin ay meron tayong re-reviewin ng site, at dahil sa request ng ilan sa mga nag-comment doon na reviewin ang isang bagong crypto. Kaya ang gagawin natin dito sa video na ito ay magre-review tayo ng isang bagong crypto na malaki daw ang posibilidad na mag-boom ito. Kung titingnan natin dito sa Dex Tools, so ayan, ito ang current graph niya as of now. At dahil dipping ang cryptocurrency market as of now, nag-pump siya ng napakataas. Pero nag-down siya dahil na rin sa padaloy ng cryptocurrency market sa price action in short. Pero as of now, ito ang current price niya. At kung mapapansin natin dito, ang market capitalization niya ay sobrang laki. 100,000 million billion, so 100 billion ang capital market niya in dollar. So sobrang laki. So yan, kung mapapansin nyo, ito yung daily volume niya. $43,537. So sobrang laki. Ang dami ng nag-trade dito sa token na to. At ito ang current price niya as of now in dollar, 0.0016. So tatlong zero na lang siya in dollar. Which is ay tinitrade siya gamit ang BNB against EXGC. Anong klaseng token nga ba ito? Yan na nga alamin natin, kaya stay tuned na lang and keep on watching, at pag-uusapan natin dito si XAGC. Keep on watching lang. Alright, XAGC stands for Agro Cash. Pero medyo nag-deep siya ngayon. Ganun pa man, okay lang yan kasi ang cryptocurrency market as of the making of this video ay dipping talaga. Natapos na ang bull run ng cryptocurrency market, kaya umabot ito sa 2.5 million pero ngayon ang Bitcoin ay nasa 2.2 million na lang. Once na bumaba ang Bitcoin ay affected ang mga iba pang cryptocurrency at iba pang altcoins. Kaya ngayon ayan, so affected ang agro cash natin ngayon. But if we look at a different side of the crypto market, ay isa itong pabor. Kasi natapos na ang bull run ng cryptocurrency market, at pagka bumalik na ulit ang market, nag-uptrend na ito, ay in short, nakabili tayo ng maraming XAGS token. Kaya kumbaga, isa itong pabor para sa mga buyers, ang pag-dip ng market. Ganun naman talaga ang magandang sitwasyon sa cryptocurrency market, buy during the dip. At ang pagkakataon nito, during the making of this video, ay dipping ang market ngayon ng crypto. Kaya para sa akin, isa itong magandang pasimula sa pag-buy dito kay AgroCash token. Para sa akin ha, syempre magkakaiba tayo ng opinion. Ganun pa man, disclaimer lang tayo. Kung bago ka lang sa cryptocurrency market at hindi mo pa alam ang takbo ng kalakaran sa crypto market, ay ang video na to ay hindi para sa'yo, dahil katulad nito ngayon, dipping ang market, malaki ang posibilidad na malugi ka. Kaya make sure na bago ka pumasok sa cryptocurrency market ay pag-aralan nyo ang daloy ng mga crypto na gusto nyong salihan. Okay? So ano nga ba ito si XAGC? Si XAGC ay bago lang ito. Kaumpisa lang nito lang. So 4 months pa lang ang nakalilipas. Kung ikukumpara natin ang current price niya as of now ay nasa, dito sa dollar ay nasa 3 zeros na lang siya. As of now, so bumalik na ulit siya sa pag-green. Kanina pula ito. Ibig sabihin ay mag-a-uptrend na ulit siya ng bahagya. So yan. So ganyan lang guys, ano? Nag-umpisa lang ito. Pero kung mapapansin nyo, 3 zeros na lang siya in dollars. At kung titingnan natin dito sa coin market cap, as of now ay 3-0 na lang din siya in peso. Ayan. So 4 months pa lang ang nakakalipas.
tumalon na siya ng ganun. Kung ikukumpara natin sa ibang mga bagong crypto, ay sobrang dami ng mga zeros. Ayan. Pero ito, 3 zeros na lang siya. Kaya ang laki ng ipinump niya within that 4 months. Pero kung titingnan natin ang, kung pupunta tayo sa Twitter ni AgroCash, ang follower niya ay kukunti pa lang. 1,700 followers pa lang siya. Kasi ang maker ng cryptocurrency na ito ay nasa Portugal. Isang Portuguese po ang creator nito. Pero kung ang creator nito malamang isang English, I'm sure na maraming followers ito. Pero ganun pa man, para sa akin ay kahit sino pa yung creator niyan, basta kung para sa akin ay kikita ako, siyempre doon ako. Okay, medyo maliit pa lang ang followers ni AgroCash. Pero ganun pa man ay explore nyo na lang ang Twitter ni AgroCash para malaman nyo ang iba pang information na posible nyo makuha kay AgroCash. Pumunta na tayo doon sa iba pang katangian ni AgroCash. Alamin natin. So ito siya. In short, si AgroCash ay isa itong token para sa agriculture or agricultural business token ito. Token para sa mga magsasaka, in short. So ayan, listed na siya sa CoinGecko at listed na rin siya sa CoinMarketCap. At kung bibisitahin niya natin ang tokenomics nila, so ito siya, i-close lang natin itong isa. So ayan, so ito ang total supply ni AgroCash, 100,000 million billion. So meron siyang 10,000 at 10 trillion. At kung mapapansin nyo, ay kapirang gold na lang ang natitira sa circulating supply niya, itong green, which is ay 200 billion na lang. Sinunog niya na, binor niya na lahat ang supply niya, mostly. Kaya pala biglang talon ang price nitong si AgroCash. Biglang talon sa 3 zeros. At kung mapapansin nyo, nakalock na lang niya ay 163 billion. 100,000 million billion, 163 billion ang nakalock niya ng supply. At sa treasury naman niya ay 28 billion na lamang. At ang kasalukuyang circulating supply niya ay 25 billion na lang. So yan ano, yan ang tokenomics niya, ang dami niyang binurn. So maganda. Eh mag-burn ka ng mag-burn para tumalon ng tumalon ang price mo. Agree? Wow! Ngayon ay bisitahin na rin natin ang roadmap nila. Kung klikin natin ang roadmap nila. So ito ang roadmap nila. Natapos na nilang phase 1, phase 2, and phase 3. Trust wallet, MetaMask, dissemination of AgroCash in blogs, agricultural fairs, TV channels, YouTube events, etc. So dito sa phase 4, phase 5, ongoing pa rin. At dito naman sa phase 6, which is ay, ang plano nila ay malist sila sa Binance. Ganun naman talaga ang mga cryptocurrency market ay gustong malist sila sa Binance. Dahil alam naman nila na kapag nakapasok sila sa Binance ay lalong sisikat ang token nila. I hope so na makapasok kayo sa Binance para tumalon ang price. Okay, so yan ang roadmap nila. Basahin nyo lang po para hindi humaba masyado ang video ko. Punta tayo sa contract address dahil napaka-importante nito. Punta lang tayo dito sa CoinMarketCap at i-click natin itong contract address nila para malaman natin. So ito siya ngayon, 100,000 million billion trillion. So ito yung kanina. Dito yung nakita natin dito sa tokenomics. So ito, which is nag-burn sila, kakapiranggot na lang ang natitirang circulating supply nila. So meron na siyang 7,000 holders. Pero kung titingnan natin dito, maliliit siya. Ito yung isang disappointing sa kanya kasi yung iba maliliit lang. Bagay ito, 5 million, 108,000, 3,000 lamang, 1,000 lang din ito. So, igkukunti ang iba. Kaya medyo disappointing pagka ganun. Hindi parehas pagka millions. Pero sa bagay, bakit maliliit na lang ang a purchase ng ganito kasi 3 zeros na lang kasi siya. Medyo mahal na siya.
kasi 3 zeros na lang siya. Although dumping siya ngayon kasi ang current, ang cryptocurrency market naman ngayon ay dumping din. Dipping ang cryptocurrency market as of the making of this video. Ngayon ay alamin naman natin ang white paper ni AgroCash. Tikin lang natin yan para mapunta tayo dun sa white paper niya. So ito siya ngayon. Ayan, AgroCash. So dito, hanapin natin. Dito, hindi ko na gana ipapaliwanag ang bawat detalye. Pakibasa niya lang po ang ibang detalye. Ayan. So, simple lang naman. Madali lang intindihin. Ang hinahanap ko dito, so itong tokenomics nila, kung mapapansin nyo, 10% ay mapupunta sa transaction fee. At 5% ay mapupunta sa liquidity. At ang 5% ay mapupunta sa holders. Pero 1% lamang ang mapupunta doon sa mga holders. So, ang 4% ay mapupunta doon sa pag-burn. So, only 1% ang madidistribute doon sa mga holders. Napakalaki ng transaction fee. Ang ibig sabihin nito, 10% per transaction fee. Ang sa madaling salita, kapag nag-purchase ka ng 100 pieces, let's say 100 pieces, ay 90 pieces na lang ang mapupunta sa'yo. Yan ang ibig sabihin yan. At ipapaliwanag ko rin yan mamaya pagka nag-buy na tayo. Okay? Doon sa pag nag-purchase na tayo. Kasi ang hinahanap ko rito ay ang creator ng token na to. So dito, walang nakalagay. Ang ilinagay lang nila dito ay project conceived by. So dito, si Printo E. Costa Jr., creator and general responsible, Sebastian Almeida, financial officer, Leticia Lopez, expansion responsible, and Eric Chris Sosa, marketing responsible. Kaya lang hindi nakalagay dito kung sino-sino ang mga ito. So, hindi siya detalyado kumbaga. And napaka-importante kasi na may malaman natin ang project creator ng isang token. Pero kung titingnan natin yung Instagram nila, tahin natin. So, ito. So, ito naman mga images dito. Ewan ko kung sila ito. Kasi, hindi maintindihan eh. Ayan. Tutuklasin nyo na lang po kung alin dito. Nakalagay naman dito sa Twitter. Yung tatlo rito. Itong mga taong ito ay nasa Twitter din. Makikita natin dito sa Twitter. Nasaan na ba sila? So, ito. Kaso hindi rin maintindihan kasi hindi naman English. Kaya medyo disappointing din. Yun ang lamang sa English, ano? Kaya konti lang ang nag-follow dito sa token na ito, sa AgroCash. Konti lang ang follower niya. Siguro malamang ay mostly ay sila-sila lang din na kalahi nila. Pero ganun pa man, merong mga token na pumapatok ito at at pinagkakapirahan din ito ng ibang bansa. So yun lang ang habol ko dito. Para sa akin yan ha. Proceed na tayo doon sa pag-buy nito. Pumunta tayo dito sa coin market kapulit. At pumunta tayo dito sa pancake swap natin siya mabibili. Click lang natin itong pancake swap. And then click lang ulit natin ang website ni pancake swap para mapunta tayo doon sa trading niya. At ilagin ko lang ang Binance Smart Chain Wallet ko para ma-connect siya dito. Okay, ayan. Connected na tayo. Meron akong $1.23 to be collected doon sa pool na pancake swap pool na sinalihan ko. Pag andito ka, click mo lang itong trade and then go to exchange. Ayan. At pagka andito ka na sa pancake swap, as usual, ang gagawin natin ay mag-exchange na tayo, magbabay na tayo ng AgroCash. And as usual, kailangan mo dito ng pera or BNB. Pwede kang gumamit ng BUSD. At kailangan mo rin dito ng Binance Smart Chain Wallet. Kung wala ka pang Binance Smart Chain Wallet, ay mag-install ka lang po. Ito po ay isang Chrome extension. As of now, ay meron akong $19 in BNB. At meron din akong $20 in BUSD. I-copy mo lang itong
contract address ni AgroCash. At balik tayo dito. And then, click mo lang select currency at i-paste mo dito. Or, pwede mo rin i-type dito dahil listed na ito. Bukan lang natin. So, ito, lumitaw kagad siya. Click lang natin yan. Yung kung makikita natin, so, ito siya. Yan ang symbol token niya. XAGC. Balik tayo dito. So, ito na siya, XAGC. At yung nakikita natin yung symbol ay yan. Ngayon, ang gagawin natin, BUSD ang gagamitin ko sa pag-buy kasi itong BNB ay dito kinakaltas ang gas fee or transaction fee sa bawat trade na ginagawa natin. Dito siya nagkakaltas. Kaya ang gagawin ko, BUSD ang gagamitin ko sa pag-buy. Click mo lang yan, BNB, at i-type mo dito BUSD. So ito siya. And then, dito naman, bibila ko ng 100,000. So, $16. Ang kailangan ko para makabili ng 100,000. Ayan, pagkatapos niyan ay subukan natin kasi kung makakapagpatuloy tayo at kailangan dito ng 12% slippage tolerance kasi ang ginamit ko dito ay 0.05% lamang. Pero subukan natin, click lang natin itong swap and then, so ito, click lang accept, price updated daw. Click lang natin accept at click confirm. Price updated again, magbago. Kasi bilis ng pagtaas ng market ngayon, kaya pabago-bago siya. So ito, at ang gas fee natin ay 0.59 cents, so 25 lamang yan. Click on confirm, and then click close. Nakabili tayo ng 100,000 token. So ito na siya. Okay ngayon, success na yung ginawa nating pag-buy dito sa XAGC. Tingnan mo lang sa Binance Smart Chain Wallet mo. Kung sakaling hindi siya pumasok dito, tingnan mo lang. So ito na siya, pumasok na siya. Kung sakaling hindi siya pumasok, click mo lang itong plus. Click mo custom. At i-copy mo lang dito sa wallet address nila. I-copy mo lang yan. Pumalik ka dito sa Binance Smart Chain Wallet mo. Click mo plus. Click mo custom. At i-paste mo dito ang wallet address. At makikita mo yan. Ayan, nakalagay dito asset already exist. So hindi na kailangan. Pumasok siya kaagad, hindi ko na siya ni-add, pumasok na siya kaagad. Okay, so ganun lang ano, napakadali lang. Pero disclaimer lang tayo guys, ang mga bagong cryptocurrency market ay napaka-risky po niyan. Malaki ang posibilidad na matalo ka, pero malaki din ang posibilidad na yumaman ka. And again, inuulit ko, nothing in this video is a financial advice. And of course, the content of this video is for informational and educational purposes only. Kaya pag-aralan nyo muna ang isang token bago kayong magbitaw ng salapi. Kasi malaki ang posibilidad na matalo ka, lalo na kung bago ka lang sa cryptocurrency market at hindi mo matanggap na matatalo ka. Abay, ang video na to ay hindi po para sa'yo. Okay? Pag-aralan nyo muna. Puntahan nyo ang website ng token na sasalihan nyo. Let's say ito si AgroCash, pag-aralan nyo siya at kung sakaling okay sa panlasa nyo ay nasa sa inyo na po yun kung magbibitaw kayo ng salapi. Okay? Okay guys, ipapakita ko lang sa inyo ang ginawa kong transaction kanina sa pagbili ng 100,000 pieces of AgroCash token at ang nakuha ko na lang ay 90,000 pieces of AgroCash token since 10% transaction fee ang binawas doon sa total ng binili ko. So, ito siya. Token. So, ito na siya. Pwede natin tingnan dito. Click mo lang ito para makita mo yung binili mo. Yung transaction. So, ito na siya. So, yan. Nakikita nyo. 90,000 na lang ang napunta. Or ang malinis na nakuha ko. Nabawasan ako ng 10% doon sa pinakita ko kanina doon sa tokenomics. 10% ang binawas sa transaction. Pero yung nakita nyo doon sa Binance Smart Chain Wallet ko ay 108 na kasi nag-purchase ako ulit para lang mainsakto ang 100,000 na tokens na binili ko. Okay? Pero ganun pa man ay huwag nyong gagayahin ang laman ng video na to kung sakali man ay ikaw hindi isang risk taker dahil baka po malugi ka. Kung hindi mo matanggap na malulugi ka, ang video na to ay hindi para sa'yo. Okay? Hindi ko na po habaan ang review video na ito guys. And I hope na ang simpleng review video na ito ay makatulong sa inyo. At kung sakali mang useful ay pakilike po ang video na ito.
Once again, ito pong brilliant idea, and thank you for watching.